Ayun, so good day sa inyo guys. So medyo maganda tong topic ulit natin ngayong araw na to kasi pag-uusapan po natin kung ano yung mga nangyari na kay Dito Telecommunity natin. So alam nyo naman, patuloy kasing umakyat po yung price nitong si Dito CME Holdings natin. So makita nyo mamaya, magkakaroon po tayo ng charting. So aalamin natin kung ano yung mga events na nag-cause ng sudden spike po ng prices ni Dito CME natin. So marami kasing news na lumabas, so napansin nyo naman siguro, kaya nga lang medyo natabunan na doon sa mga social live feeds natin sa Investagrams. Ngayon kung hindi ka masyadong nagbabasa ng mga usapan doon, so medyo hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanya. So para po doon sa mga nagtatanong, itong videos na ginawa natin, so yung mga sinummarize natin na information dito is galing din naman sa mga news po natin. Okay, so yun po yung pag-uusapan natin. Ayun, so welcome back guys. So i-discuss nga po natin yung summary ng mga events na nag-cause nga po ng pagtaas ng prices ng stock natin na si Dito CME naman natin. So medyo marami nga yung news na naglabasan at sabay-sabay nga po patungkol naman dito sa Dito Telecommunity na company po natin. So ano yung mga events na nakita natin? Okay, so eto nga, pag-uusapan po natin. So yung mga events po na nangyari last week kay Dito Telecommunity. So as usual, bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So sabi ko nga, i-click mo yung notification bell natin para updated ka po lagi dun sa mga news na related na nilalabas natin or dun sa mga stock trending review na nilalabas natin everyday dito sa ating stock market, para updated ka nga po sa mga information na binablog po natin. Okay? So nagsimula po itong information na nakuha natin na tingin natin is significant kay Dito CME natin or dito sa Dito Telecommunity natin around September 11. So ito kasi yung time na nagkaroon ng signage sa Memorandum of Agreement sa pagitan po ng ating Armed Forces of the Philippines doon nga po sa mga provisions regarding sa commitment po ni Dito sa national security. So alam nyo naman siguro, may init po si Ma'am Risa Ontiveros nung nakaraan kasi nga po nanghihimasok daw yung mga Chinese sa privacy or sa national security natin, kasi ang balak nga is magtayo nga po ng mga cell towers or cell sites ni Dito Telecommunity sa loob nga po ng ating mga military camp. So ito po yung isa sa mga examples ng mga itatayo nila na cell sites or cell towers. So yun nga lang, alam nyo naman siguro na nagbigay na ng kanyang approval si President Duterte or through spokesman Harry Roque at saka kay Secretary of Defense Delphine Lorenzana na okay lang naman daw magtayo ng cell sites or towers si Dito Telecommunity sa mga military camps. So at meron nga binigay na news itong si Dito Telecommunity natin around September 17, itong news na to, na babayaran naman daw niya yung paglalagay po niya ng mga towers or sites sa loob po ng ating mga military camps. So hindi po libre yon. And then para sa kaalaman po ng karamihan sa atin, yung mga cell sites or cell towers po ni Globe saka ni Smart natin, nakalagay din sa loob po ng ating mga military camp. So bakit po nilalagay doon? Kasi may history po kasi na minsan sinusunog yung mga cell tower sites natin, yung tinatawag natin ng mga insurgency. So may mga groups ng mga tao na siguro hindi mapagpigyan sa gusto nila, ginagawa nila ng hindi maganda yung mga tower po natin. So yun yung reason, main reason kaya nilalagay nila sa loob ng ating mga military camps naman. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. And then around September 15 naman, so ito yung isa sa tingin natin is breakthrough dito sa mga telecom companies natin, kasi yun nga, naglabas ng improving ease in telco cell tower building and sharing rules. So may binigay na rules na po yung ating government sa kanya, at ito nga po, yung Department of Information and Communications Technology approved provisional certificate to 23 independent tower companies. So alam niyo naman siguro, nung huli ang nire-reason nga ni Globe saka Smart, kaya hindi masyadong naka-roll out yung kanyang mga networks sa buong Pilipinas kasi matagal po yung approvals ng mga tower. So sa pagkakaalam ko po, umaabot po kasi ito ng mga around 6 to 8 months bago ma-approve yung pagtatayo. So isang tower pa lang yon. So sa ngayon, ang ginawa na, so meron tayong 23 independent tower companies
at binigyan na nga po sila ng provisional certificate para magtayo po ng ating mga towers naman. And then maganda, lumabas nung September 11, so nirelate natin dito, so inaprubahan po ni President Duterte yung Bayanihan 2 na law po natin. So isa sa mga provisions po na nakalagay dito, yung 3-year suspension ng mga requirements to secure permits sa mga construction, repairs, operations, and maintenance sa mga telecommunications infrastructure nga po natin. At yung isang pinakamaganda dito, meron siyang 7 days lang na approval period. So pag hindi siya ginalaw ng mga authorities kung saan binigay yung for approval, automatic approve na po yung pagtatayo ng cell towers natin. So malaking tulong po sa dito telecommunity na company natin, kasi mas mapapadali po yung pag-roll out niya po ng mga cell tower sites niya. So kailangan niya kasi matapos kaagad, kasi meron nga po siyang agreement with the government na around January 2021 kailangan matapos na po niya yung pag-roll out ng kanyang mga towers naman. Okay, so next po natin, around September 16, naglabas ng news itong si Dito natin na meron siyang deal together with Fortinet Cybersecurity, or merong around 12 US-based technology firms na tumutulong sa kanya para ma-maintain yung security dun sa kanyang network. So isa po kasing mainit na usapan pa yung pag-i-spy daw ng mga Chinese sa government natin, kung yung nga nakatayo dun sa mga military camps, di ba? Nag-hire siya ng mga cybersecurity firms na nakabase nga sa US. So meron siyang sinabi dun sa kanyang mga news nung nakaraan na around 1 billion expense for cybersecurity. So talagang gagastusan po ni Dito telecommunity natin ito. And then, ito nga yung lumabas na nyo sa kanya. So, ito nga po yung mga kasama ni Fortinet na magbibigay nga po ng cybersecurity kay Dito telecommunity po natin. So, may makita tayo mga common na pangalan, sina McAfee, sina Fortinet, si Microsoft, and then yung word na Cisco. Ayan, so mga common terms po na sa atin na mga US-based companies po yan. Okay, so around September 17, 2020 naman, ito na yung medyo maraming news. So nagbigay ng payag si Mr. Adel Tamano, yung Chief Administrative Officer po ng Dito CME natin. So ang sabi niya, yung third telco natin yung si Dito, meron na siyang naitayo na 859 towers. So out of 1,300 na requirements niya, so ang laki na po niyan, di ba? So konti na lang, around 400 plus na towers na kailang itayo po ni Dito telecommunity, mamimit na po niya yung 1,300 na requirement to comply with 37% population coverage. So tingin po natin, ito yung major catalyst sa kanya, kaya medyo nag-spike na po yung prices ni Dito CME Holdings po natin. And then, meron pang isa. Ito pa yung inaabangan sa ngayon, di ba? September na ngayon. So, malapit nang mag-October. Ang 1,300 na requirements, matatapos na po daw niya by next month. So, October 2020. So, wala pang definite date. Pero yun po yung commitment ni Mr. Adel Tamano. So, tingin natin, isa pa to sa magiging catalyst in the future para patuloy po na umakyat po yung prices ni Dito CME naman natin. Okay, so by December 2020, ayan, dinagdagan pa. So meron na tayong 2,000 cell sites na expected na may itayo po nila. So although ang kailangan lang naman nila is around 1,300 cell sites na operational. So regardless kung madagdagan pa yon o hindi, basta pagdating po ng January 2021, operational na yung 1,300 cell sites or cell towers po ni Dito telecommunity po natin. And then, meron pa siyang isang disclosure dito, which is maganda rin sa tingin natin. Nag-i-spend po siya ng around 150 billion and another 27 billion for the next phase ng 5G rollout naman. So, yung 150 billion na yan para sa kanyang 2G, 3G, saka 4G dito sa ating 1,300 na cell towers. So, next year, pag medyo stabilized na siguro siya, magro-roll out naman siya ng kanyang 5G network. So mag-expend po siya ng around 27 billion minimum sa pag-roll out nga po ng kanyang 5G network naman. Okay? So additional info dito sa expenditure niya, meron siyang plan na sa mga fourth generation cell sites, ang total na number of cell towers na itatayo niya is 3,500, and then sa nasabi natin na 5G naman is around 1,000
500. So, ang dami niyan, di ba? So, 1,300 lang yung minimum niya. And then, i-expand niya until 3,500. So, ang laki na po niyan. And then, meron na siyang na-layout na around 5,701 kilometers na internet cables naman. So, most likely, in preparation po sa kanyang internet service. Kasi as a telecom company, so, dalawa po yung pwede niyang gawin. So, yun nga, yung mga mobile, sa mobile carrier natin sa kanya or internet service provider naman po itong si Dito Telecoms po natin. So, ano yung mga commitments ni Dito Telecommunity na kailangang ma-meet po niya with the government naman natin? So, unang-una, so, dapat ma-meet nga po niya yung technical launch niya sa January 2021. So, dapat operational na po yung 1,300 towers na pinag-uusapan natin. And then, mag-operate na siya by March 2021 as an official third telco player nga po natin. So, makikipag-compete na siya ngayon kay Globe Telecom saka Smart ng PLDT naman natin. So, bukod doon sa kanyang technical launch, meron din siyang 25.7 billion performance band tsaka requirement na 27 Mbps na internet speed. So, parang may nabasa tayo nung nakaraan, nung huling mag-test sa around 300 cell sites po itong si Dito Telecom. So, below 27 Mbps po yung nakukuha niya na speed naman. So, tingin natin may mga technical hurdles pa na kailangang malampasan itong si Dito Telecoms bago niya ma-meet yung 27 Mbps. So, hopefully, yung tower na requirements, ma-meet na niya by October, and then before January 2021, ma-meet na rin niya yung speed na kailangan po natin sa kanya. So, meron din siyang 5 years commitment period. So, bukod doon sa kanyang initial na technical launch. So, dito sa 5 years commitment period po ni Dito Telecommunity, dapat 84% na po ng population natin at meron na siyang internet speed na 55 Mbps naman. So, minimum po yan na kailangan po niyang ma-meet. So, sa dami ng requirements na kailang i-comply nitong si Dito Telecommunity natin. So, sa tingin mo ba is kakayanin niyang ma-meet ito kasi yung unang technical launch dapat nila around July 2020 is hindi po nga niya nagawa. So sa tingin naman natin, kayang-kaya pong i-meet ni Dito Telecommunity natin yung mga requirements niya. So unang-una, meron po kasi siyang malakas na backer. So kilala niyo siguro si President Duterte naman natin. Okay? So yun po sa tingin natin is isang alas ni Dito Telecommunity as compared po dun sa ibang mga telecoms company natin. So may backup kasi ni President Duterte, 'di ba? So nakita mo naman sobrang bilis na yung pag-roll out ng mga cell sites, which is sabi nga natin inaabot minsan ng around 8 months naman, okay? So tingin tayo ng konti dito sa charting po ni Dito CME natin. So makikita mo dito sa charts po ni Dito CME, so medyo maganda nga po yung nakikita natin na charting sa kanya kasi majority po ng prices natin is nasa taas po ng ating MA9. So itong manipis na blue line natin, so makita mo yung MA100, yung bullish sign natin. Sabi natin, pag yung prices is always above ng MA100, medyo bullish tayo sa kanya. Lalong-lalo na kung nagkaroon ng alignment po yung mga moving average. So yung mga MA9 nasa taas, MA20 nasa ilalim niya, at yung pinakailalim naman is yung MA100 natin. So sabi natin dun sa mga previous videos natin, ang initial na nakikita natin na resistance dito sa stock natin ngayon is around 4.5 pesos naman kasi medyo overbought na nga po yung signal natin. So lalagyan muna natin siya ng resistance para hindi naman tayo masyadong ma-hype sa kanya, and then mag-expect tayo na biglang mag-spike po yung price nitong si Dito natin. So magdidepende tayo by next month, yung sinabi ko sa inyo na pag nakompleto talaga niya yung 1,300 cell sites or cell towers, yun po yung isang magandang catalyst sa kanya para mag-breakout sa around 4.5 pesos po itong si Dito natin. So as usual, gaya ng ginagawa natin, so nagdo-drawing tayo sa kanya ng trend lines para makita po natin yung kanyang next na direction. At makikita nyo naman, pag gumawa tayo ng trend channel sa kanya is pataas po talaga yung nakikita natin na direction naman sa kanya. So malapit na kasi October, so kaya in-anticipate natin doon magkakalaman kung mamimit po niya yung requirements niya doon sa number of cell sites na pinangako niya ni Mr. Adel Tamano. So medyo maganda po yung galawan na nakikita natin sa stock natin na si Dito naman. Okay, so yun po yung mga nakita natin sa kanya. So gamitin nyo lang as a reference itong video na to. So kayo pa rin po yung magdi-decide kung bibili kayo or hindi sa stock natin na si Dito CME Holdings naman. So as usual, mag-trade tayo na meron tayong
iniisip na reward sa kanya para hindi po tayo maipit kung sakaling magkamali po ng direction yung market as compared naman sa bias natin sa kanya. Okay, so sana po nakatulong po yung informations na binigay natin ngayong araw to. At as usual, don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, at kita po ulit tayo sa ating next trading vlog.